Rosmar Tan ang magiging topic natin ngayon at Tiwata Paris Overload. So grabe, makigatas naman muna tayo ngayong araw na to. Pasensya na kayo dahil itatopic ko muna kayo. So bago sa lahat, mga kakots, kumustahin ko muna ang lahat ng mga OFW kung sangsulok man kayo ngayon naroroon. Sana'y nasa mabuti po tayong kalagayan at malayo sa kahapahamakan sa Luzon, Visayas at sa Mindanao na nagpatuloy na nanonood sa akin channel. Mga baguhan sa akin channel, please subscribe, pakipindot ang notification bell yung all para manotify yung mga bagong upload natin. So sa aking Facebook account, Angga TV Vlogs, pakipalo naman no sa aking business account no, Coach Passion Accessories Trading at Coach Sport Wear. So ngayon mga kakakakots, itatopic po natin si Rosmar Tan, no? Alam po naman natin ang ginawa ni Rosmar Tan ay isang klaseng business. Ang pagbibigay niya kadiwata ng 5 million na halaga ay iyon ay gawain ng mga entrepreneur. So, nagpo-promote po siya sa kanyang sariling product at sa mga sponsor niya na ito'y pinapangalan niya nga nagbibigay kay Diwata Overload. So mga hindi po nakakaalam dyan, yan ang nakaintindi lang po yan. Yan po ay mga negosyante lang, ay ang mga entrepreneur lang. Dahil sa daming followers at nagmamahal kay Diwata Paris, pag ikaw ay pupunta lang doon sa kanya at mamigay ka, at sigurado ang produkto mo ay ilang times tong balik ang bibili sa sarili mong produkto. Kaya marami pong nagsasabi dyan na hindi maganda. Bakit si Diwata po ang tinutulungan na ito'y ay marami naman pera? Pero itong mga nasa lansangan, nasa laylayan, hindi napapansin. Hindi talaga sila mapapansin ng mga negosyante dahil hindi na kailangan ni Rosmar Tan magbayad ng mahal na mga artista o sino-sino pang pwedeng mag-advertise na mahal, million ang bayad yan. Kung dyan naman si Diwata na pwedeng magpapakalat sa kanyang produkto. So naiintindihan nyo na po. So ganoon po, ang isang negosyante, gagastos talaga yan para po maibalik ang kanyang ginagastosan doon kay Kadiwata. Kahit ako pwede ko i-promote yung aking business, ang aking jersey, no? Dahil pupunta lang ako doon at dadala lang ako ng logo sa aking company at magbibigay lang ako kay Kadiwata, automatic ma-promote na yun. So walang kahirap-hirap. So maliit lang ang mababayad mo. Pero hindi na mamalayan ng mga tao doon ay nagpo-promote ka. Yun po ang paliwanag dyan, no? So ngayon, punta po tayo kung saan ako na itopic ngayon si Rosmar Tan. Sobra po akong heart. Sobra po akong alam mo na po kung nasundan niyo po ang Coach company na ang goal, ambition para sa homeless at hopeless. Doon po ako na-touch sa kanya yung pinulot po niya ang isang pulube. Dahil yan po ang aking kinagusto ka sa kanya. Kahit pinapakita pa niya sa kamera. Pero dahil sa ginawa niya, saludo po ako kay Rosmar Tan. Kahit balitukon po ang panahon. At sumasaludo po ako dahil sa pagkuha mo sa isang pulube. Dahil pareho po tayong pareho po tayo ng ganyan na mission, na vision. Pareho po tayo. Ako po ay nagbi-business sa Sampaloc. Kung makikita nyo, kung alam nyo lang, no, ay ikukwento ko lang sa inyo. Dahil naman kasi ako mahilig magpa-social media. Pero dahil nababanggit natin yan, nagtatayo po ako ng lending business doon. So, nung panahon na yon, kung ating titingnan, ang aking mga empleyado ay natutulog sa kariton, ginagawa kong collector. Binigyan po ko sila ng chance para po may naniwala ka sila sa kanila na mabago yung buhay nila. Na hindi lahat kayo ay ginadjudge, pwede po kayong bumangon. May nagtitiwala sa iyo si Boss Lee. Ayan si Rosmar. So grabe, salot sa kanya.
Dahil kahit sabihin natin na pinapakita sa social media, di maganda, ay hindi yon. Dahil sa ginawa niya, pagbibigay ng trabaho, saludo ako sa iyo. Talaga, wala, sa lahat ng influencer, nakikita ko na pinapakita sa social media, si Rosmar lang po ang itatopic ko ngayon. Dahil parang nakahanap na ako ng kapareho ko. Na ang mission ko, no, matulungan po ang mga taong wala pong ibabalik sa'yo. Yung mga hindi kaya po makuha ng gobyerno, na hindi kaya maabot ng gobyerno, ay isa yan si Rosmar. Dalawa na po kami sa tingin ko dito sa social media. Kaya lang, ako naman talaga ay hindi ako mahilig magpapakita ng tulong sa social media. Naisip ko kasi noon na parang sa akin lang, no? Parang wala pong anuhan sa social media, no? Para sa akin, kasi pag ipakita mo sa tao ang pagtulong mo, parang hindi na po, parang ano ba, parang ang labas, ginagamit mo lang. No? Okay lang kung businessman ka, no? Negosyo yun, okay lang yun. Parang yung totoong pagtulong mo. So kasi po, nalalaman ng lahat ang pagtulong mo, nabayaran na yan na hindi mo na malayan sa pagpakita mo sa social media, alam ko, hindi na po ang sa taas po. Ang inaantay po natin yung blessing sa taas, inaantay natin yun, hindi yung balik sa tao. Yun yun. So, nakikita ko sa daming influencer, no? Ngayon lang po ako makisausap. Makigatas na naman, no? Sa mga sikat, no? Doon ko nakilala si Rosmar. Dahil hindi po ako followers niya. Hindi po ako nagpapalo sa mga sa kanya. Pero dahil po sa ginawa niya na kinupkop niya ang isang pulube na isang napariwara, hindi po lahat nasa lansangan, no? Hindi po sila lahat ay mga masama. Kasi yun ang judge ng tao, di ba? Pag nasa lansangan ka, nakakatakot. Hindi ganun. Kasi matagal po ako nasa lansangan. Palaboy-laboy. Matagal po ako nawala ng memory. Kaya doon sa pagkawalan ko ng memory, ang sabi ko sa mga homeless, sa hopeless, ang sabi ko sa kanila na sa pag gumaling ang aking memory, makabalik lang ang aking memory, sabi ko, una po kayong tutulungan ko. Una ko po kayong babalik ako. O lahat kayo, no, na mga pulube, kop-kopin ko yan. Kop-kopin ko kayo. Kaya nga, bumili po ako ng lupa sa Mindanao eh. Malaking lupa sa Mindanao. Kasi yun po, yung pag magtuloy-tuloy na po yung negosyo ko, magpatayo akong sariling rehabilitation sa mga nasa lansangan. Mag-hire po ako ng mga doktor, mga nurse para mag-asikaso sa kanila. Tapos pagkatapos po nila na pagkatapos po nila gumaling, bibigyan ko po sila ng trabaho sa kumpanya ko. Ayan. So, ganoon po yung, so, parang natouch ako. Dahil akala ko, ako lang nag-isip ng ganyan. May Rosmartan din pala. Nga, kumbaga, humahanga talaga ko sa kanya. So, maraming salamat. So, sana ipapatuloy mo yon na tumulong sa mga alam po natin na hindi po tayo kayang balikan. No? Na hindi po tayo kayang bayaran. Yan po ang gusto ng Master ng Universe. Yung gumagawa sa atin sa pagtulong na walang kapalit. Maraming salamat, Kakot. Sana po ay makagatas pa ng marami sa mga influencer. Bye-bye. Mahal ko kayong lahat.